Hello guys, so ito yung project natin ngayon. Ititrim down ko itong turtle vines. Tapos yung mga maaalis ko o yung mga matitrim ko, itatry natin ilagay sa ibang pot. So tara! Ito, mabibigyan ko na siya ngayon ng time. Actually, ilang linggo ko na siyang nakikita. Pero ngayon, hindi ko na siya kayang tiisin. Kailangan na talaga siyang i-trim down. Tapos, yung mga matitrim dito, ilalagay ko siya sa ibang lalagyan. So guys, ito na yung aking turtle vines. Pinasok ko na dito muna sa loob ng bahay dahil sobrang mainit sa labas. So ayan, as you can see, ayan, yung mga part ng stem na nagda-dry. So dun ako magka-cut mamaya or magti-trim. Pero yung mga matitrim ko, hindi ko siya itatapon. Kasi pwede tayong mag-propagate ng turtle vines through the use of this mga cuttings na to or trim na to. So, ayan. So, guys, ito na. I'm about to cut all the dry stem. Ayan. Ayan. Ayoko man itong gawin. Diba? Pero kinakailangan, may mga bagay talaga na kailangan mong alisin or putulin para mas mag-grow, 'di ba? So 'yan, kailangan siyang alisin kasi hindi na siya healthy. 'Di ba? And at the same time, yung mapuputol mo dito, pag nailagay mo siya sa panibagong sa ibang pot, mag-grow din siya ng mas maayos at mas maganda. So, diba? May hugot sa pagtitrim ng turtle vines. Ayan. So, ayan. Marami-rami yung kinakailangang alisin dito sa turtle vines na to. And, ayan. So, ito guys. So, tingnan mo. Diba? Andry niya. Talaga namang katrim-trim na siya. But alam nyo guys, you will be surprised. Pag nilagay mo siya sa isang pot na magandang lupa, after a week, magbibigay siya ng magagandang leaves na talagang hindi mo na maaalala na ganyan na itsura niya. So, ito na siya. Natapos na ako sa pagtitrim ng turtle vines. So, marami-rami rin ang trimmer. Ang trimmings. So, marami-rami rin akong maipopropagate. So, sana lahat to maging okay. And, tingin ko naman magiging okay kasi super dali lang itong buhayin. So, ngayon, i-water naman natin yung mga turtle vines na natanggalan ko ng mga dry stem. Ayan. Kumbaga sa tao, preskong-presko na siya. Lahat ng mga dry stem niya natanggal na. Okay. Try to propagate all this, yung mga nakuha natin kanina or yung mga naputol natin kanina sa turtle vines. So thank you.
ba guys? Ang dali lang niyang paramihin. Madali lang siyang i-propagate. Halos nakapatong lang sa ibabaw ng soil yung mga turtle vines trimmings, 'di ba? So, 'yun. Ganyan lang siya talaga. Tapos ngayon, dilig-dilig lang. Mamaya ilalabas ko siya pero hindi pa siya pwede sa direct sunlight. Kaya sa lilim ko lang siya ilalagay. Ayan. Guys, ito na siya after 2 weeks, 'di ba? Halos hindi mo na siya maalala or kung anong itsura niya nung ilagay ko siya dyan sa pot na 'yan, 'di ba? Ang pangit-pangit nung nilagay ko. Tapos ito na siya ngayon. So, tingnan natin ulit. Ayan, oh guys, 'di ba ang ganda? 'Di ba? Naalala mo pa ba kung anong itsura niya dati? 'Di ba hindi? Dahil ang ganda-ganda niya. So, ganun lang siguro. The same with us people, parang minsan kailangan natin i-detach ang sarili natin when the surrounding is not healthy anymore for us to grow well, diba? And same with this turtle vine, a good soil, a good watering, and also proper care, and also yung pagtitrim if it needs to. Yan, so for your turtle vines to grow well and to thrive well, diba? If nagustuhan niyo po yung video, just like and subscribe. And thank you very much for watching. If you have some question, just comment down below. Thank you very much. Happy planting and God bless you all.